pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Clara. Hilingin natin na katulad niya, tayo'y maging kawangis ni Kristo sa mundo. Tayo'y tunay na magpahalaga sa mabuting balita upang ang kaligtasang alok sa atin ng Diyos ay maging tunay nating pamana at kayamanan. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at tumingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagkasaloob ng iyong paghahari. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan at ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay ilinabas kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikan, gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa'yo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gawa tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angka ni Jose at ni Jacob, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parangkawang. Si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglayang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sereno. Binabati din po natin ang ating mga kasama online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin
mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng ating pagsasama-sama upang ipakita sa mahal na Poon ang ating pagmamahal at upang maramdaman muli ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paumanhin po kung napansin nyo na may mga tabing ang ating altar, ay ito po ay ating lilinisin at aayusin upang lalong maging maganda at karapat dapat para magbigay parangal sa ating mahal na Poon. So lilinisin lang po, wala hong babaguhin. Ito po ay ating lilinisin upang bumalik yung dating kulay, no? Baka kasi naiba na yata ang kulay. Ang sabi sa akin, yung din pong naglinis, 30 taon na ang nakakaraan ang siyang lilinis po at magpapalish ika nga nung marmol na siyang trono ng ating mahal na Poon. At ito'y bahagi ng ating paghahanda para sumapit pag itinakda na ang formal at opisyal na seremonyas sa pagdedeklara ng ating simbahan bilang pambansang Dambana. Pupunta po rito ang mga obispo ng Pilipinas at ang iba pang mga deboto at yako galing sa iba't ibang mga lugar. Kaya't napakaganda na kapag nangyari yon ay ang ating simbahan, lalo na ang luklukan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ay tunay na karapat dapat at talagang nagbibigay parangal sa Kanya. Kaya't salamat po sa mga tutulong pa ho, kung may gustong tumulong, ay makipag-ugnayan lang po sa finance natin at sabihin na nais po namin maging bahagi upang lalong mapaayos at mapaganda natin ang ating simbahan. Sapagkat ito'y bahagi, hindi lang ito naman, no, ang gusali, tayo ang simbahan, ngunit ito'y sumasalamin din sa ating pagmamahal sa mahal na Poon. Lalo na sa panahon na pag siya'y kinukutsya, pinagginagawang katatawanan, hindi pinapahalagahan, tayong mga deboto, siguro may nagtatanong, anong ginagawa ng mga deboto sa Quiapo pag ang Nazareno ay nilalapastangan? Anong tugon natin? Mas lalo natin siyang parangalan. Hindi natin dapat makipag-away sapagkat hindi yan ang kalakaran ni Jesus Nazareno. Pero pag may mga hindi nagpaparangal sa Kanya, ang sagot natin, lalo natin siyang parangalan. Pag merong hindi nagmamahal sa Kanya, lalo natin siyang ibigin. Pag may mas lalong hindi siya binibigyang halaga, lalo natin siyang ipakilala, ipakita natin sa mundo na mas marami ang gumagalang, nagmamahal at nagpaparangal kay Jesus Nazareno. Kaya ang nagmamahal at talagang gumagalang kay Jesus Nazareno, iparinig nga natin online at sa bawat isa ng isang masigabong palakpakan. At napakaganda po ng mensahe ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon. Sinasabi niya, sino ba ang gustong sumunod sa akin? Sino ba talaga ang nagmamahal sa akin? Kaya ngayon magkakasubukan. Sino ba talaga ang nagmamahal kay Jesus Nazareno? Sa panahon na kapag hindi siya ginagalang, sino ang tunay na nagmamahal? Sa panahon na maraming hindi naniniwala, sino ba talaga ang naniniwala kay Jesus Nazareno? At napakaganda po sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng isang kilala, popular na santa, si Santa Clara. Iba sa atin, kilala si Santa Clara sa kanyang sayaw, no? 'Di ba? Pag alam natin 'yan, pag may piyesta, no?
may karakol, eh ang tugtog ay yung Santa Clara. Diba? Lalo na yung mga nagpupunta sa Ubando, no? Ay yung mga gusto magkaanak, no? Ay alam natin yung awit ni Santa Clara ang sinasayaw. At sa iba naman, nalala ko po nung ako'y papasok sa seminaryo, mag-e-examine, ay nagpunta po ako doon sa mga madre ng Santa Clara, no? Doon po sa may Katipunan. No? Nagdala po ako ng itlog, no? At sabi ko po doon sa mga madre, ay ipagdasal niyo po na ako'y maging pari. No? At sabi sa akin ng madre, iho, pag nagpapadasal ka, dapat nagdadasal ka din, ha? Mahirap po minsan yung ganun. Padasal tayo ng padasal, pasimba tayo ng pasimba, pamisa tayo ng pamisa, pero baka hindi naman tayo nagsisimba. Hindi tayo mismo rin nagdadasal. Sabi niya, hindi proxy to, ha? Dagdag tong ginagawa namin, pero dapat ikaw din ay nagdarasal. Ikaw din ay nagde-debosyon. At nung ako nga po ay naging pari na, dumadalaw po din ako doon. No? Ngayon nga, hindi na ako medyo nakakadalaw. No? At naalala ko noon, lalo na po nung kasama ako ni Cardinal Sin, no? Sabi sa akin, Pader, papadala na ho namin sa inyo yung ibang mga itlog. Ang dami hong itlog. Tumataas na ang kolesterol namin, no? Kaya sabi niya, sabihin nyo naman sa mga tao, pwede rin naman ng gulay, no? Ayan, no? So ipamamalita ko yung pasabi ng mga madre, wag lang, hindi naman no, kailangan laging itlog, no? Pwede rin naman daw ang gulay, tinapay, kasi tumataas ang kanilang kolesterol sa dami ng itlog na dinadala. No? Ngunit, hindi lang yun ang pagkakilala kay Santa Clara. Kung kayo po'y mabigyang kapalaran na makapunta sa Assisi, kasama ng dambana ni San Francisco ng Assisi, may makikita po kayong dalawang bagay doon na relikya ni Santa Clara. Isa po ay isang napakahaba at magandang damit. Alam niyo raw po si Santa Clara, mayaman. Mayaman, galing sa isa katulad ni San Francisco ng Assisi. Galing sa isang mayaman na pamilya. Ang bahay nila'y palasyo. At napakaganda ni Santa Clara. Kaya siguro nga, kaya si Jose Rizal, ang ipinangalan niya doon sa bidang babae, naalala niyo, si Maria Clara. Kasi nga, ang si Santa Clara'y sumasalamin din sa kagandahan. At ang katangi-tangi kay Santa Clara ay ang kanyang mahabang ginuntuang buhok. Bago pa si Goldilocks, nandyan na si Santa Clara. Mahabang buhok, ginintuan, para raw buhok ng mais. Pero ang lahat ng ito ay tinalikuran ni Santa Clara. Kaya yung damit, inalay niya sa Panginoon. Yung buhok niya, ginupit niya. At inalay niya. Natatanda ko po nung sabi ng mga pari, nung daw dating panahon, may mga kababaihan na nagpapahaba ng buhok at inaalay nila sa Nazareno para maging buhok ng Nazareno. Parang wala na ngayong nag-aalay ng buhok. No? Ayan, no? At binibigay nila yon bilang kanilang alay at sakripisyo. Pero, hindi lang yon. Naalala ko dahil nga katulad din ni San Francisco ng Assisi, ay tutol na tutol ang kanyang pamilya. May isang pinuntahan po kami kahapon po ay birthday ni Cardinal Rosales. No? At naalala ko nung nagpunta rin kami sa Assisi, may isang lugar doon na may isang poste, no? Na marmol. At sinabi sa amin nung mga madre doon, yun daw poste na yun daw yung kinapitan ni Santa Clara. Hinihila siya nung pamilya niya palabas ng kumbento. Kasi tumakas na siya, pumasok na siya sa kumbento. Pero tutol na tutol, hinayang na hinayang yung pamilya niya. Kaya nagtago siya pero nakita pa rin siya.
Kahit yung posting yun, doon daw siya nakakapit. Hinihila siya, pero walang. No? Hindi siya makuha. Lahat na halos ng tao, eh, hinihila siya sa pamilya, pero hindi siya makabitaw. Ganun na lamang ang kanyang pagmamahal. Na kaya niyang talikuran ang lahat. Kaya nga sabi ni Jesus sa sarili sa Ebanghelyo, ang sino mang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Talaga bang iniibig natin si Jesus sa Nazareno? Talaga bang naniniwala tayo sa Kanya? Talaga bang nagbibigay parangal tayo sa Kanya? Oo, minsan nasasaktan tayo pag merong hindi gumagalang sa Kanya. Nasasaktan tayo pag ginagawa siyang katatawanan. Nasasaktan tayo pag merong hindi siya pinapahalagan. Pero anong kasunod noon? Sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na nagmamahal, ang tunay na sumusunod sa Kanya, nababago din ang buhay. Sabi nga ni Santa Clara, tayo ay nagiging kung ano ang ating minamahal. Love shapes what we become. Kung ano raw ang mahal mo, nagiging ganun ka. Kung mahal mo pera, hindi mo siguro lang halata, mukha ka ng pera. Kung ang mahal mo bagay, nagmumukha kang bagay. Kung wala kang mahal, ayan, ganyan ka rin, wala ka rin. Pero kung tunay mo raw na mahal ang Diyos, nagiging katulad ka ng Diyos. Sabi ni Santa Clara, love shapes what we become. At ang pagtulad sa Diyos, hindi lang paggaya. No, ang pagtulad kay Jesus Nazareno, hindi lang paggaya sa Kanya. O nakita nga natin eh, merong ang nagmumukhang katulad niya. Pareho ang buhok niya. May balpas, may koronang tinik. Pero katulad ba yun ni Jesus Nazareno? Alam natin, hindi. Hindi raw sapat na kahit magsuot ka ng purpura. Hindi rin. Sabi nga ni Santa Clara, imitation is not only mimicking. Hindi paggaya. Hindi yung maging kamukha mo si Kristo. Hindi yung magmahaba kang buhok. Sabi ni Santa Clara, bagkos ito'y pagiging larawan ng minamahal mo, bunga ng pagbabago. Ito raw ang tunay na pagsunod, hindi paggaya lang, hindi pagkamukha, kung hindi maging tunay na larawan, bunga ng pagbabago. At ito ang napakagandang paalala sa atin ngayon. Tayo ba'y nagiging kalarawan ni Jesus Nazareno? Nakikita ba sa atin si Jesus Nazareno? Paglabas mo mamaya, makikita ba sa sinasabi mo si Jesus Nazareno? Makikita ba sa ginagawa mo si Jesus Nazareno? Ang sakripisyo, mga kapatid, hindi lang yung pagpunta sa simbahang ito. Ang sakripisyong kaaya-aya kay Jesus Nazareno, hindi lang yung ginagawa mo dito sa loob ng simbahan, lalo na tuwing Biyernes. Paglabas mo, pagbalik mo sa bahay mo, pagpunta mo sa opisina mo, saan ka man naroon, ang sakripisyong ginagawa mo doon ay katulad din ng pagbubuhat ng krus na pagsunod natin sa Kanya. Hindi pwedeng sa simbahan nagsasakripisyo tayo, pero pag sa bahay, iba ang asal natin. Pag dyan pa lang sa kalsada, iba na ang sinasabi natin. Hindi po. Ang sakripisyo, ang pagmamahal, ang debosyon, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal, tunay na pagsunod. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal po natin
katulad ni Santa Clara, katulad ng maraming mga banal, tunay nating maipakita ang ating pagmamahal sa Diyos. Sapagkat tayo'y nagiging kung ano ang ating minamahal. At kung sino ang ating minamahal, ito ang huhubog kung sino tayo. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami sapagkat mahal na mahal namin kayo. Nais naming tularan kayo, hindi lang sa panglabas na kanyuan, bagkus matularan ang iyong kalooban, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagmamalasakit. Pahalagahan nawa namin kung ano ang pinapahalagahan mo. At nawa ang pagmamahal namin sa iyo, ang debosyon namin sa iyo, ang magbago sa aming buhay. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, hinuhubog at binabago ang nagmamahal. Patuloy niyo po kaming mahalin at pagpalain, Poong Jesus Nazareno. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga mahal kong kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang ating tugon, makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat na tumatanggap ng bigat na tungkulin publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng oprasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdurusa at namatay na para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ng iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay, nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwara naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesus Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay, ang admong kamtinang tanan. Ito ang pinanggalingan aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ating pagsisimba, hilingin natin ang ating debosyon at pagmamahal kay Jesus Nazareno ang magbago sa ating buhay. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabyak ng pusong si San Jose, si San Juan Bautista, Santa Clara, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama natin igalang at nang may pagmamahal, awitin ang Ama namin. Sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya
huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kulang ang aming pagtitiwala sa inyo. Kung kami nagdududa sa inyong pagmamahal, lalo na kapag kami dumaraan sa pagsubok. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating pinakamamahal na Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ninyo itong kahilingan ko.
buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus, Nazareno, patnubayan niyo po nawa at kabayan ako. Lilingkas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pamamayan. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Senyora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na 12:15 ng tanghali at 5:00 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawa't dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat din po sa mga naglingkod sa misa
At maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Lalo na ngayong may mga kalamidad, ang ating simbahan po ay umaabot at tumutulong sa mga nasalanta, sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Gaya ng sabi ko, dahil nga po meron po tayong gawain sa altar, wala po munang pahalik dito sa likod ng altar, pero yung pahalik po doon sa likod po, sa santuario, ay tuloy pa rin po. Kaya ipagdasal natin na maging mabilis, maayos at ligtas ang ginagawa nating pagsasaayos at paglilinis. At maraming salamat po sa nais tumulong sa ating simbahan. Ang ating pagmamahal kay Jesus Nazareno ang siyang dapat maghubog at magbago ng ating buhay. Sapagkat kung ano ang ating minamahal, ganoon din tayo magiging sa ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo mga dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.